We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Masantos yung aram na imbaga malam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan, hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako po si Claire Lacanilaw. Patay ang isang 40-anyos na ina sa San Carlos City, Pangasinan, matapos umanong pagsasaksakin ng kanyang sariling anak. Tutukan sa report. Patay na ng matagpuan ang isang ginang sa loob ng kanilang bahay sa San Carlos City, Pangasinan. Sugatan din ang kanyang 20-anyos na anak na itinago sa pangalang Boyet. Base sa unang kwento ni Boyet, may tatlong hindi pa nakikilalang lalaki ang nanloob umano sa kanilang bahay. Pero lumalabas sa paunang investigasyon ng pulisya na si Boyet ang sumaksak sa kanyang ina. Robbery ito, ma'am, ang allegation ng muna. Pero nung nag-investigayin natin dito, nagtanong-tanong sa mga witness natin. Ayon sa mga witness, may hindi umano pagkakaunawaan ang mag-ina. Selos umano sa kapatid ang tinitingnang motibo sa krimen. Ayon sa isa pang anak ng biktima na itinago sa pangalang Carlo, nadatnan na lang niyang duguan ang kanyang ina at nakatatandang kapatid. Ano hanap po sa kanya? Tinanong ko siya kung ano pong nangyari. Ang sabi niya po sa amin, ilooban daw sila ng tatlong lalaki na nakajakit po. Yun lang po yung sinabi niya sa akin. Pagkalabas ko, dali-dali po ako pumunta ng barangay po namin na para humingi ng tulong para may tapos si Kuya sa ospital. Inihahanda na ang kasong isasampa sa sospek na kasalukuyan nagpapagaling sa ospital. Magsasampa tayo ng parisite kasi maglinat na rin yung sinaksak niya. Clear Lacanilaw, Balitang Amianan. Aabot sa mahigit 1,000,000 piso ang danyo sa nasunog na bahay sa Barangay 23 Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog sa kusina kung saan nadamay ang dalawang kwarto. Nailigtas naman ang 94-anyos na lola na mag-isa umanong nakatira sa isa sa mga nasunog na silid. Sa investigasyon ng BFP, napabaya ang oven toaster ang pinagmulan ng sunog na umabot ng halos 2 oras bago naapula. Yung dalawang kwarto dito yung heavy. Nasunog yung dalawang kwarta dito. Yung isang kwarta dito na hindi nasunog yan. Anim na panibagong Delta cases na itala sa Pangasinan. Sundan sa report. Anim ang panibagong Delta variant cases na naitala sa Pangasinan. Base, sinilabas sa datos ng Department of Health, sa kabuuan, umabot na sa 23 ang naitalang Delta variant cases sa probinsya. Out of the 23, apat lang po dyan ang nakikita namin na galing sa ibang bansa, no?
Ang karamihan na po dyan ay locally transmitted. Isa naman ang nasawing Delta variant positive sa probinsya. Sa ngayon, puspusan na umano ang contact tracing mula sa first generation hanggang third generation contact. Pinare-review natin for sequencing our positive cases. Kahit po delayed yung ating sequencing, no, tag pa rin po siya na COVID. Kaya kung namatay po siya, COVID po siya na namatay, pero ang variant niya, Delta. Samantala, sa magkakasunod na 5 araw, bumaba na ang itatalang COVID-19 cases sa probinsya. As of September 21, 28,072 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Pangasinan. 373 ang bagong kaso, habang 3,422 ang aktibong kaso. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. 11 pulis sa Dagupan City, nagpositibo sa COVID-19. Ang detalye sa balitang yan, hatid sa atin live ni Russell Simorio. Russell? Claire, may problema ang kinakaharap ngayon ng Dagupan City Police Station matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilan sa kanilang mga pulis. Pero sa kabila nito, tiniyak nila na tuloy-tuloy pa rin ang pagsasagawa ng police checkpoint dito sa lungsod. Dinala na sa isolation facility at naka-home quarantine na ang 11 miyembro ng Dagupan City Police Station na nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic ang ilan sa kanila pero may ibang nakaranas ng malalang sintomas ayon sa pulisya. Wala pa raw plano sa ngayon ang pamunuan ng Dagupan City Police Station na isailalim sa lockdown ng himpilan sa kabila ng mga pulis na nagpositibo sa COVID-19. Pero hindi raw muna nila pahihintulutan sa ngayon ang mga dalaw ng mga person deprived of liberty. Hindi naman po ma-paralyze o hindi naman ma-discontinue ang pagkasabisyon ng kapulisan natin. Samantala, isinilalim sa Ganyulay Lockdown ang Purok 3 sa Barangay Tapwak. Hindi raw bababa sa 10 residente ang nagpositibo sa COVID-19. Nakabantay ang mga opisyal ng barangay sa Purok 3. Hindi papayagan ang mga hindi otorisadong lumabas ng bahay. Limitado lang yung, ano, yung mga pagkilos doon. Yung mga 17 pababa, di sila pwedeng lumabas. Ganun din, para sa mga senior 60 pataas, hindi rin pwedeng lumabas. Samantala, pumalo na sa 1,070 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Dagupan matapos madagdagan ng 41 na bagong kaso. Claire, nilinaw naman ang Dagupan City Police na papayagan naman ang pag-abot ng pagkain para sa mga detainees. Para naman sa mga kukuha ng police clearance, papayagan din ito batsat sumunod sa health at safety protocols. Claire. Maraming salamat, Russell Simorio. Inbound flight sa Batanes, kanselado muna dahil sa pagdami ng COVID-19 cases pagkatapos ng naranasang bagyo. May ulat si Ivy Hernando. Umakyat na sa 156 ang COVID active cases ng Batanes. Pinakamaraming kaso ang naitala sa bayan ng Basco na umabot ng 109. Dahilan para i-cancela muna ng provincial IATF ang lahat ng inbound passenger flights upang mapagtunan ng pansin ang biglaang paglobo ng COVID cases. Wala ho kami mapaglagyan ng quarantine dahil yung mga quarantine facilities namin nasira po doon sa Typhoon Kiko. Ngayong araw, inaasahang makukumpuni ang mga nasirang pasilidad. Papayagan pa rin daw ang flights para sa cargoes, emergency at humanitarian flights. Bukod sa quarantine facilities, nasa maximum capacity na rin ang Batanes General Hospital. Ang talagang kulang kami is yung gamot na mga paracetamol, yung gamot sa sipon at vitamin at PPD po. Naging maluwag ang kalsada at halos sarado ang karamihan sa mga establishmento ngayong unang araw ng ECQ sa 19 na bayan at 2 lungsod ng Ilocos Sur. Naglagay muli ng barikada sa kada barangay. Dapat nakaara namin dito ito, awan ti pag-exitan ti pagwarwaran ti tao naglibas. Napansin ng otoridad na may panic buying nitong mga nakaraang araw, kaya paliwanag ng otoridad, kakibat ng lockdown ang pamimigay ng ayuda na nagsimula na nga kahapon. Ngayong araw, nagpamahagi na ang provincial government ng ayuda sa 2nd District. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Mangaldan RHU inirekomenda ang pagkakaroon ng oxygen tank sa kada barangay. Narito ang report.
Nasa 4 na po ang available na oxygen tank ng Maldan Rural Health Unit. Aminado ang RHU na dumarating ang pagkakataon na naipapahiram nila lahat sa mga pasyente ang kanilang mga breath oxygen. Kaya nawawalan sila ng available stock na maaaring ipagamit sa iba pang pasyente na nangangailangan. Sa isang pasyente, isa lamang po minsan ang naipoprovide po natin. So kapag yun po, naubusan, kailangan po natin pang i-refill. Wala pong problema sa pag-refill kasi nare-refill din naman po natin. The only problem is that kapag nare-refill po natin, wala po minsan na ipapalit na muna na oxygen tank. Bilang tugon sa tumataas na demand ng breath oxygen, inirekomenda ng RHU ang pag-purchase ng oxygen tank sa bawat barangay. Just in cases po na meron pong mag-emergency sa barangay po nila, at least meron po naka-standby para po sa kanila, sa mga kabarangay po nila. Kasi kung sakaling meron naman budget ng barangay, pwede naman siguro para sa kabutihan din ng mga kasitusyon. Sabi nila kaminsan na wala daw available na pasin sa RHO kaya nagamit na ng mga ibang pasyente, nakakairan na nila. Nagkakaubusan na ng oxygen supply sa buong Benguet kasama ng Baguio City dahil sa COVID surge na nararanasan ng rehiyon simula pa noong nakaraang linggo. Ayon sa gobernador, magdadagdag na sila ng tangke ng oxygen para punan ang kakulangan sa kanilang provincial hospital. Pinipilit nilang kayanin kasi yun naman ang mandate nila. So tinutulungan nila sa mga logistics nila. So hopefully makayanan, pero pagkat matagal na ganyan ng ganyan yan, mahihirapan tayo. Nagpapa-order pa uli kami, and then we're adding more, nagpapabili pa ako ng 100 pa na additional na 50 pounds na tanks. Ayon sa ilang supplier ng oxygen, lagpas na sila sa carrying capacity ng kanilang oxygen generator dahil sa taas ng demand. Hindi na kaya. Ginagawa ko yung mga ina, kinukuha ko sa mama, sa Mangasinan, at saka sa Tarnac. Joan Punsoy, Balita Amianan. 46 anyos na ama sa Kalasyaw, Pangasinan na may sakit na colon cancer. Kumakayod sa pag-welding para itaguyod ang pamilya. Tunghayan sa report. Simula na magkaroon ng pandemya, pag-welding ng mga bakal ang hanap buhay ng 46 anyos na si JR Zamora ng Barangay Ambonaw, Kalasyaw, Pangasinan. Malaki raw ang naitulong nito upang matustusan niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Noong nakaraang taon daw nang ma-diagnose siya na may colon cancer, sa patuloy na pagsusumikap, sa pag-welding niya naipon ng pera para sa operasyon. Hindi ako nawalan ng pag-asa nung pandemic. Nananabagkos, tumibay ang aking pananampalataya sa Diyos na ito pala ay isang pagsubok lang sa atin na dapat nating kayanin. Labis ang kanyang pasasalamat sa tulong ng kanyang kaibigan at mga pamilya na naging instrumento upang maging matagumpay ang kanyang operasyon. Nag-down ako pero ngayon babangon ako. Para sa ganun, may pakita ko sa mga tao na hindi ako talunan. Maraming pagsubok sa aking buhay pero napagtatagumpayan ko dahil nandyan ang Diyos. Binago niya ang aking buhay. Maraming salamat din kay Lord na binigyan nila ng second chance na mabubuhay sila sa operation. Para kay JR, tulad daw ng isang bakal ang buhay na kailangang hinangin at dumaan sa matinding init o pagsubok sa buhay para sa magandang planong nakalaan para sa kanya ng puong may kapal. Kasama si Henry Dumincil, Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Dahil wala raw pang gastos sa inuman, grupo ng kabataan nanloob sa isang apartment sa Dagupan City. May exclusive report si Russell Simorio. Pinasok na mga kabataan ang pinapaupahang apartment ni Aling Grace sa Barangay Tapwak, Dagupan City. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang paglabas ng 5 kabataan, bit-bit ang mga tinangay na gamit. Kabilang sa mga ninakawang laptop, 2 mamahaling cellphones at 3,000 pisong barya. Dumating sila ng 6:00, nadatnan na nila, bukas na. Tapos dito talaga, nakakalat lang ang gamit.
kasi parang nag-umpis sila ng alauna. Nakarating agad sa pamunuan ng barangay ang insidente. Nahuli raw nila mga kabataan, umami na mga minor de edad at nagawa raw nila ito para may panggasto sa inuman. According to sa bata na nakausap ko, pang-inom na sinira yung grill ng apartment. Tapos pinasok na nila. Hindi na nagsampa ng kaso ang biktima dahil nangako raw ang mga kabataan na ibabalik ang mga ninakaw nilang gamit. Ayon naman sa pulisya, mula sa kalasyaw ang mga kabataan at dumayo lang sa lungsod para magnakaw. Ay, nung previous may sangkat lang tayo pero yan, minimal na kung sa tutusin po yung ating mga cases na ganito. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, Balitang Amianan. Mahigit 35,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa umunay drug pusher sa Subic, Zambales. Ang detalye sa report. Aabot sa 35,000 pisong halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska mula sa sospek na si Abdul Karem. Naaresto si Karem sa Baybas Operation Authority sa Subic, Zambales. Ito po ay may mga previous na kaso na watchlisted ng violation ng RA 9165. Tubong Zamboanga si Karem pero matagal na umanong nananatili sa Subic. Ayon sa pulisya, iniipon ng sospek ang mga ilegal na droga na ibinabagsak sa kanya. Saka umano niya inilalagay sa pake-pakete ang mga ilegal na droga. Mula po sa kanya, sa 5 grams, hinahati-hati niya ito ng maliliit na items na worth 300, 500. Nakuha rin sa sospek ang Baybas money at iba pang drug paraphernalia. Naharap sa kaukulang kasong sospek. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Amianan na makuhanan ng pahayag si Karem. Pero base umano sa pahayag niya sa pulisya. Nung nahuli naman siya, umamin naman kagad siya na ginawa niya at nagsisisi naman daw siya. Pero ganun pa man, kailangan natin ipatupad ang batas. Joan Punsoy, Balitang Amianan. Autumnal equinox na mararanasan bukas, hudyat na ng pagpasok ng malamig na panahon ayon sa PAGASA. Bantay panahon hatid ni Russell Simorio. Mararanasan sa bansa bukas ang autumnal equinox kung saan halos magkasing habang araw at gabi. Paliwanag ng PAGASA, nagaganap ang equinox kapag ang sentro ng araw ay direktang nasa itaas ng equator ng mundo. Hudyat na rin umano ito ng pagpasok ng hanging amihan o malamig na panahon. September kasi, yan po yung Singales, yung ibig sabihin, malapit na yung papasok po yung pagpasok po ng Northeast Monsoon. So yun po yung kasi nandyan yung mga constellation na kakaunin natin. Ang ilang residente naghahanda na sa nalalapit na pagpasok ng malamig na panahon. Kailangan kumain ka na masusustansyang pagkain. Nakaready na yung mga jacket, yung mga pajamas para sa ganun. Para sa ganun, iwas sa sakit sa lamig. Samantala, papalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang isang low-pressure area. Huli itong namataan sa bahagi ng PAGASA Island sa Palawan. Nasa loob ng ITCZ, ang LPA, kaya asahan pa rin ang mga pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa nakikita ko, malayo ang chance na maging bagyo ito. Kasi patutuloy sa Vietnam. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, Balitang Amianan. Ginang na nanlilimos at nakaranas umano ng pananakit. Nakauwi na sa kanyang pamilya sa Pangasinan matapos ang 15 taon. Tunghayan sa report. Taong 2006, nang huling makita ni Mejica ang kanyang pinakamamahal na ina, nagtungo raw sa Muntinlupa si Aling Dina para sundan ang nu'y kinakasama na isang inmate. Magmula noon, wala na raw naging balita si Mejica sa kanyang ina. Pilit hinanap ang ina, nakipag-ugnayan kung kani-kanino para muling makita ang ina. Pero sa loob ng 15 taon ni Anino ni Aling Dina, hindi nila nasilayan. Akala ko ma'am, wala na siya. Akala ko patay na siya ma'am. Tagal nang hindi namin na nakausap, wala man ng kontak kung walang balita. Hanggang nitong Setyembre, natanggap ni Mejica ang mensahe na nagsasabing buhay ang kanyang ina. Nakitang nanlilimos at sinasaktan sa lansangan sa Muntinlupa. Agad nakipag-ugnayan ang alkalde ng Lingayen sa hepe ng Muntinlupa Police. At dito, na-rescue si Aling Dina. Sa wakas, muling nagkita ang mag-ina. Wala mang salitang lumabas sa bibig ng mag-ina, pero bakas ang saya na napawi ang labis na pangungulila. Masaya naman po na parang nabunutan ko ako ng sinis kung kasama ko na siya ngayon. Nagpapasalamat ako sa anak ko at sa manugang nila ko doon, ma'am.
Hindi na ibinahagi pa ni Aling Dina ang masalimuot na sinapit niya sa Muntinlupa. Ang mahalaga raw ngayon ay nakasama ang mga anak na matagal na walay sa kanya. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Mga kargador at biyaherong hindi nagsusuot ng face mask, problema umano ng LGU sa Bagsakan Market sa La Trinidad, Benguet. Narito ang report. Sa mga larawan na ito, makikita ang ilang kargador at biyahero sa Bagsakan Market na walang suot na mga face mask. Ang ilan may suot mang face mask pero hindi tamang pagkakasuot, walang proteksyon ang bibig at ilong. Ito raw ang araw-araw na problema ng lokal na pamahalaan, kaya regular ang pag-iikot ng mga itinalaga sa Mayor's Office Tracking and Ticketing Operation. At araw-araw, mahigit sa 10 ang naisyuhan ng ticket dahil sa paglabag. Kasi yung sa trading post, yun ang isang problema rin at saka baptisi. Kasi kung mga porters natin, kung nakakarga sila, ayaw na lang magsuot ng face mask at saka face shield. Bukod sa mga hindi nagsusuot ng face mask, tinitiketan din ang mga lumalabag sa iba pang quarantine guidelines. Citation ticket po yun, may penalty po, depende dun sa penalty, may 500, may 1,000, ganun po. Hiling ng LGU sa mga biyahero na sumunod sa protocol para makontrol na ang naitatalang COVID-19 cases sa bayan at maging sa probinsya ng Benguet. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. 128,000 na rehistradong botante na itala ng COMELEC sa Dagupan City 8 araw bago ang deadline ng voters registration. May report si Russell Simorio. Nakahanda na mga dokumento ng 27 anyos sa si RV mula sa Dagupan City para magtrabaho sa ibang bansa pero hindi siya makalipad pa Japan dahil sa mahigpit na health at safety protocols na dulot ng COVID-19. Kaya sa darating na 2022 national and local elections, umaasa siya na madadagdagan ang mga oportunidad sa bansa. Pahirap ng pahirap ngayon dito sa bansa natin kaya kailangan mga ibang bansa, lalo na po lumalaki na yung mga anak ko. Umabot na sa 128,000 ang naitalang registered voters sa Dagupan City. Mas mataas ito kumpara sa 119,000 na botante na naitala ng COMELEC noong 2019 elections. Naging final na po yung decision ng commission and NBank na hindi na po palalawigin pa itong nagaganap po na voter registration. Higit 100,000 na rin ang dumagdag sa registered voters sa Pangasinan. Ayon sa COMELEC Pangasinan, umabot na sa halos 2 milyon ang kabuang nagparehistro. Mas mataas ito kumpara sa 1.8 million na registered voters sa nakaraang eleksyon. Dahil nga po sa pandemya, marami po tayong mga health protocols na in-implement. Nevertheless po medyo nakaka-adjust na rin po yung ating mga kababayan dahil napakita naman po namin na safe naman po sa pumunta sa amin, sa opisina namin. Kasama si Henry Domincil, Russell Simorio, Balitang Amianan. Temporary isolation facility sinimula ng gamitin sa Calasau, Pangasinan. Narito ang report. Sinimulan ng gamitin ng lokal na pamahalaan ang ginawang temporary isolation facility sa bayan ng Calasau. Aabot sa 50 na pasyente ang maaring tanggapin sa pasilidad. Pagtugon ito ng lokal na pamahalaan sa puno ang isolation facility sa bayan. Bali, nagbukas yung Central School as quarantine facility last Monday and currently we have 23 patients admitted on the school na yon. Samantala, maigpit naman ang monitoring ng otoridad sa mga sitio na isinailalim sa granular lockdown. Ayon sa pulisya, sa kabila ng lockdown, may mga naitatala pa rin quarantine violator sa ilang sitio. Mangilan-ilan lang naman yung itinatawag po sa atin ng concerned citizen at o ng municipal health office na merong mga palabas-labas. Merong mga matitigas ang ulo na pipili daw ng
kung ano para lumabas, dapat naka-isolate po sila. Agad po natin ina-address yan. Paalala ng otoridad naman na tili pa rin sumunod sa ipinatutupad na curfew hours at health and safety protocols. Halos oras-oras, araw-araw, pinapalana namin yung mga dito sa barangay namin, yung mga sityo-sityo, yung mga kasama kong kagawad, sinasabihan yung mga tao sa mga sityo-sityo nila na kung maaari, huwag lumabas ng bahay kung walang importanteng pupuntahan. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Sa 14 na taon niya sa larangan ng professional basketball, iba't ibang awards ang nakamit ng basketball legend and coach na si Virgel Meneses. Pero kamusta na kaya siya matapos magretiro? Mga kapuso, tunghaya ng panayam ni sportsman Martin Javier kay Virgel Meneses dito lang sa Sports Synergy. Hello sa inyong lahat, mga ka-sports. Ang kasama natin today ay isang legend sa Philippine basketball. Siya ay Tubong Bulacan. Kilalanin natin at i-welcome ang nag-iisang aerial voyager, Coach Virgel Meneses. Hello, Coach. Welcome to the show. Yes, salamat. Salamat sa guesting sa akin. Thank you rin sa pagsama dito, Coach. Pero mabilisan tayo dito, Coach. Ganito lang gagawin natin. Meron tayong mga words. Tapos sabihin mo sa amin kung ano yung significance ng mga words na yan sa buhay mo at saka sa karera mo. Okay ba yan? Pwede. Ito na, Coach. Unahin na natin, siyempre. Dito ka nakilala. Basketball. Anong masasabi mo dyan? Passion. Passion talaga. Pagmamahal sa basketball, sobra. Sobrang napakalaki nung naitulong sa akin ng basketball. Ayan. Pero Coach, siyempre nakita natin yan sa karera mo sa paglalaro. Pero hindi lang sa paglalaro. Nakita natin yan sa susunod na word na coaching naman. Medyo matagal niyong ginawa yan sa JRU. Anong masasabi mo doon? Actually, talagang ang gusto ko lang mangyari nung mag-coach ako is makatulong eh. Kumbaga, ma-share ko yung kaalaman ko sa basketball, makatulong ako sa mga players na ma-improve yung mga skills nila at makamit kung ano yung pangarap nila to be a professional basketball player. Ayun nga, yun nangyari. Coach, ang dami mo natulungan na basketballista na ngayon nag-i-enjoy ng basketball, naglalaro ng basketball sa iba't ibang level. Pero para sa'yo, nabanggit nyo na yung pagtulong kasi yung last word natin, legacy. Ano namang gusto mong iwan di lang sa basketball world pati sa buong Pilipinas na? Sa akin, nandito nga ako sa bagong arena. No? Siyempre, ang gusto kong maiwan dito, yung maalala ko ng mga tao kung gaano ko sila pinahalagahan. Tinulungan sila, hindi lamang doon sa pangangailangan nila, kahit sa ibang bagay. Yun ang gusto kong ma-remember ng mga tao dito. At yun nga, nararamdaman niya ng mga mamaya na mga sinuserve mo, mga Pilipino na sinuserve mo, gayon din yung mga basketball fans natin. Coach Virgel! That is the final buzzer. Familiar ka dyan. Thank you so much for joining us here. O yan po mga ka-sports, the one and only aerial voyager, Coach Virgel Meneses, dito lang sa Sports Synergy. Salamat, salamat. Batang tinuturuan ang kanyang kakambal sa pagbabasa, kinaaliwan ng netizens. Tunghayan sa report ni Ivy Hernando. Tay Balang! Tay Balay! Dito'y uneg! Dito'y uneg! Ejay kama! Ejay kama! Adda tao! Tila bagalit habang tinuturuan sa pagbabasa ng 8 taong gulang na si John Vince Verason ang kanyang kambal na si John Renzo na nagsuputan San Juan, Ilocos Sur. Mother tongue ang kanilang subject na tila ba sisiw lang kay Vince kaya pinakiusapang turuan ang kanyang kambal. So lang dito ading muna kung pinak lang agiwakas agin naw na lang. Kuna ma'am, pigsahan ta naman ko, kuna ma'am. Pero laking gulat raw ni Nori nang marinig na tila uminit ang ulo ng anak kaya dali-dali niyang kinuna ng video. Sa ibang banda ng video, pinagsabihan pa nito ang kanyang kambal. Napintas abalasang! Napintas abalasang. Concentrate ka man! Na... Sa huli, itinama raw siya ng kanyang ina. Pinaulaw ko niya na ma'am nga, sa dayjay nga, hanga dapat nga nauyong, nga soram deta ating. Pero ma'am, so nga, nagsorry ko ni kambal na ma'am sa naginahakog dama.
Sagot raw ni Vince, sana'y ang teacher ang nagtuturo sa kanyang kambal, pero muling ipinaliwanag ng kanyang ina ang sitwasyon ngayong pandemya na kanila naman daw naintindihan. Sa ngayon, higit 800,000 views na ang video ng kambal na nagdiwang ng kaarawan kahapon. Ang kali, abot. Abot? Awang payitinan? Di abot. Ivy Hernando, Balitang Amianan. Samantalang mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters! Mga kapuso, 94 days na lang, Pasko na! At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Claire Lacanilaw. Kami ang GMA Regional TV Balitang Amianan, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.